buhay, di matanaw. Hey, hey! Ano mang hirap ng buhay, pangarap ay tagumpay. Ituloy lang ang sipag sa dulo ng the people that rise and die! Tumalo hey! Na tayo sumigaw, oh! Maghawak-hawak tayo'y sumayaw. This is our show, this is our life, kapamilya forever. It's showtime! Friday! Let us shine brightly ngayong Friday dahil na-survive na naman natin ang isang linggong puno ng challenges sa ating buhay. Kaya naman tayo na at mag-party! Party with me ang inyong trendy diva, Anna Ramsey. Oh. Ang ganda as always! So sultry. What? I thought it was sultry. Oh, sultry. Yes. At sulitin natin mga madlang onliners ang kasiyahan ngayong umaga dahil puno kami ng surprises para sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa aliw at kwentuhan kasama ang inyong K-pop cutie, Ante Norio. Cute lang. Baby girl siya for today. Oh, diba? Oh, diba? Baby girl nga. At syempre, ako naman lang yung multi-dog show influencer, AC Soriano. Kaya naman mga kapamilya, kapuso at ka-A to Z. Tara na at makipag-hangout dito sa pinakamasayang panangha- online panaghaliang tambayan sa buong University of Wap. Showtime Online U! Oh yes! Join na sa ating kasiyahan with your SoYou squad and just use our official hashtag for today na hashtag Showtime Karaoke Ko! Yes! Naku, mag-subscribe na rin po kayo sa ating mga official social media accounts na at it's showtime na! Yan, subscribe! Okay. Aha! Uy, kamusta naman kayo guys? For the blue! Tayo ang magkakasama kahapon at ngayon din. Kailangan everyday okay! Yes, diba? Dahil nga karaoke to. Parang iniilom yun. Oo. Gamitin yung ating hashtag for today, ha? Oo, karaoke. Okay. Kayo ba pag may mga times or araw na hindi kayo okay, anong ginagawa ninyo para mag-transform yan sa... Kumakanta. Oy, di ba? Oo, yun para may humming-humming lang na parang bird ka dyan. Yung sarili kong lyrics. Oo. Ganun. Diba? Parang nakaiba talaga siya ng mood. Totoo. Pero food talaga is the best medicine for when you're not okay. Yes! Totoo. Ewan ko ba ang food na yan nakaka-happy? Yes! Diba? At maganda rin, ako minsan nanonood ako ng mga feel-good movies. Ah! Diba? Parang perfect combo yung tatlong yun. Totoo! In fairness naman. Pag samasamahin natin silang tatlo, okay na okay na. Para ka ng baliw doon. Kumakanta ka naman sa movie, kumakain. Kumakain lahat na pag sabay-sabay. Pero ito, speaking of karaoke, bilang nag-make karaoke tayo, ano ang inyong go-to na karaoke song? Meron ba kayo? Song? Line? Ganun. Una. Ano ba? Yung mga Whitney Houston. Ay, oo. Siyempre, umpisahan natin yan sa ano? Handa! Imaya! Tapos yung mga kasamahan ko sa karaoke, no? Mahihiya na yung reserve. Na. Yung next, atras na. Lalo na pag yung bar. Yung maraming tao, di ba? Mahihiya na yung mga susunod. Sa KTV lalo, yung agawang kayo ng mic. Totoo. Alam mo, ako naman, no? Yung piyesa ko, simula na sumali ako dito sa TNT, hindi ko kakantahin yung Proud Mary. Syempre. Lagi talaga sabi yan. Sabi ko na eh. Diyan na si Anna, isa lang yung Proud Mary. Paano yung roll? Paano yun? Rolling on the river. Yung mabilis, yung mabilis. Oh, that's a good job. Oh, it's today. Oh, diba? Yan, pambato, lagi yan. Kailangan pag may karaoke. Proud Mary. My way. Mga ganun, diba? Tapos babariling ka na. May baalog. Lagi yan, no? Sa mga inuman, lalo yung sa mga kanto, lagi hindi mawawala ang my way. Maririnig mo talaga yan. Pero alam mo, mga Pinoy talaga, kahit saan, kumakanta. At hindi lang basta kanta. Ibang level. Bumibirit talaga sila. Totoo. Yes. Kaya naman kahapon ay muli na naman tayo naging trending. Dahil umabot sa 195,000 plus ang ating total live viewers na napakarami. Kaya naman maraming salamat po madlang onliner sa pagtuloy niyo pong pagsuporta sa amin dito sa Showtime. Napakataray. Number four. Trending ang hashtag Showtime check. Kaya naman today, gamitin niyo ang hashtag Showtime Karaoke to.
Oo, gawin natin 200. I think oo, kaya naman. Yan. You can, ma'am. Kaya, kaya yan. Pero ito, isa sa mga reasons ha, kaya tayo naging trending kahapon, ay ang kwento ng mag-ex na sina Jezel at Angelo na sobrang umani ng mga comments online. Lako, mula ha? Sa inyo yan, madang onliners. Tingnan nga natin yung mga comments ano mga yan. Comments nyo? Tingnan natin yan. Oh, mga nakikita ko yan kahapon eh. Ayan, oh, sabi ni Michael, ang galing ng segment na to ng Showtime, sobra akong natouch sa mga ex-jowa na to, lalo na kay Angelo. Kasi na umiiyak sila, no? Kaya sila na-touch? Kasi reconciliation. Kasalanan din naman ni Angelo yun. Ay, naku, Angelo. Pinagalitan. Ito, katulad ng sabi ni Iwa Kane, Seneta Mandanas, na verified ang taray. Gusto ko yung pananaw mo sa buhay, Angelo, at nakita ko din gaano mo kamahal si Giselle. God bless. Naramdaman nila. Buhay ito, mo yan. Buhay. Si Glory Cabatania Opinia, sabi niya, parang first time to sa EFY. Lalaki na paiyak dahil mahal pa ang girl. Naluha din tuloy ako. Oo nga, first time ha. Sabi niya si Angelo, parang tipong tambay na mapagmahal sa jowa. Oh, tipong tambay. Tambay na mapagmahal sa jowa. May ganun pala. Tambay, no. Parang na umetek talaga sa kanila. New character unlock. Sabi ni At Ellen least, Joy. Mapagmahal sa jowa. Pero ito sabi ni Ellen Joy Pacheco o Tide. Ang ganda ng episode, nakakaiyak si Angelo. Ang dami na iyak kay Angelo. Totoo. Siguro talaga may soft spot sila sa mga ganun, ng mga na boys. Mga, parang bad boy pero outspoken. True. Ayan, meron pa ito din, no, sabi na paluha, sabi ni Yang XV, napaluha ako kanina nung umiyak si Angelo sa last message niya para kay Giselle. Doon siya naiyak eh, di ba? Sa message niya. Pero si Jomag Sevilla, ha? Ang ganda na, especially for you kanina, nakakatawa yung mga searchy. Basta lahat silang cast. Tapos may aral. Pang naiwan ang aral, kung maaari walang maiiwan sa pag-angat mo, nandyan pa si Vice Idol. Love it, Showtime. Maganda kasi yung part na yun na sinabi nila na sa isang relasyon na talagang pag nakikita mo yung isa na nalulunod, ay wala naman sinabi nalulunod, pero parang iiwan na siya. Sasagipin mo siya para parehas kayong aangat sa buhay. Ganun yung relationship. Hilahan kayo pataas, hindi pa baba. I love it. In fairness dun sa lesson na yun. Maraming naka-relate. May mga comments pa ba tayo? Wala na. Maraming natin. Salamat sa yung mga comments. At syempre, gamitin natin hashtag 4:30 na hashtag karaoke to. Para mabasa namin yan later, okay? Pero eto na nga, sa karaoke naman ay nagwagi ang magparas na sina Quiz Jong at Ayon matapos silang mahulaan ng tatlong kanta sa ating jackpot round. Kaya naman, napalunan nila ang 50,000 pesos at ito ay papamahagi nila Quiz Vong para sa ating mga riding services ng mga kuya dyan. Hello sa inyo. Yay! Maraming salamat sa mga delivery. Blessings. Si Kuya Vong ang lalabas. Tama. Kaya naman hindi nauubos ang energy ng ating mga karaoke's na nakapagkulitan din at naglaro ng Tupac Nurse dito sa So OU. Si Annie, kakasama natin kasi. For the first time. Sweet lang. Sobra, nireplay ko yung episode kahapon. Cute talaga nila. Wala yung tawa niya. Yung ball. Ang sweet. Ayan. Oy, pero sa tawag ng tanghalan, year 7 naman po ay pasok na sa ating semifinals ang ating kampiyon mula sa Luzon na si Rhea Jen Villarreal. Matapos niyang talunin nga ang ating contender, ha? Na naghahamak, nag-agawin sa kanyang golden mikropono. Ay, kumpleto na nga ang listahan ng ating mga semifinalists. Kaya naman ating abangan ang grand finale ng pinaka-intense na singing competition sa bansa. Wow. Lapit na ng grand finale. Uy, pero ang galing din ni Kuya, no? Sayang sana makapag-rest back. Why not? Ang galing eh. Parang radyo yung boses niya. Ang galing niya kahapon. Tapos nag-duet pa sila ni Sir Eric. Idol niya. Eric Santos. Grabe. Ay, basta ang alam ko may surprises mamaya. Abangan nyo yan. Pero eto na nga, mga akla, sali na sa mga latest updates pagdating sa online world dahil hindi nahuhulian yung Soyu Squad pagdating sa mga maiinit na usapin dito sa Trending Diva! Alam na namin yung tono. Trending Diva! Ayan na, para sa pop
alert, we are so proud dahil ang isa sa ating kababayan ay iwinawagayway ang ating bandila ngayon sa Korea because our very own Alicia Parmisano. Ay, nakita ko siya, si Alicia Parmisano has made history dahil pasok siya ngayon sa isang K-pop girl group reality survival show na Universe Ticket. Oh, todo support naman si Mom She Reg kay Alicia sa kanyang post online. Si Alicia talaga dahil. Wow! Oh, nakasama niya ang dati. Ang galing. Grabe, diba? No? Sobrang small world. Nakaka-proud yan, ha? Bilang isang Pinoy na talagang may kapwa tayo na umaarangkada sa ibang bansa. Correct. Another one na naglalaro. May isa pa eh, diba? Oo, dalawa nauna sila. Tsaka, ang dami na nating Filipino acts na nasa K-pop din. Kaya nakaka-proud. Ang galing. Ang galing. At syempre, so honorary Filipino na ni Sandara Park. Oh, yes! Nauna. Nauna she opened the doors. Trots. Nako, congratulations and good luck good sa iyo. Good luck, journey. Alicia. Alright, ibang-ibang-ibang. Ibang-ibang opinion naman mula sa inyong mga mad na people ang aming nabasa, ha, sa post ng ABS-CBN News na nag-trigger sa mga emosyon ng mga broken-hearted ngayong bagong taon. Mm-hmm. Kaya naman ang tanong, dapat ba na i-unfollow ang ex sa social media? Kayo, tingin nyo. For me, hindi naman dapat. Same. Kasi, ano eh, pero para sa akin lang to sa mga naging situations ko before. Naging friends ko naman sila before. Situationship! Uy! Then, naging friends ko naman sila before. So, parang ayoko naman matapos doon yung aming, ano, yung aming relationship. So, hindi ko siya i-unfollow. Okay pa rin ako, like, nakikita ko na siya kung paano siya ngayon. He's happy and okay na rin naman ako. So, no bad thing, you know, depende kung paano natapos. Oo, dun talaga nagde-depend. Sa inyo ba? AC, ikaw? Ako yun, depende kung paano natapos. Kung bakit, hindi lang unfollow, block pa! Ay! Report! Block report, delete sa buhay. Totoo. Ako, diba? Agree ako doon. Kasi may mga, meron din ako na-encounter before na friends ko pa rin. Tapos, nagme-message pa rin ngayon. Ay, mali. Ay! Pretty girl! Gusto ko yun! Pero no, sita lang. Parang look what you made me do. Look at me now. Look at me now. Sin ka na lang ngayon. Charing lang. Hindi, may mga ganon, friends pa rin. Pero, ano, hindi ka na para mag-like, diba? Pero meron ka ding naka-block na because hindi siya maganda sa mental health. Oh, not because galit ka, pero hindi maganda yung naging hiwalayan. So that's the time siguro na mag-unfollow. True. Nagbubura, diba? Pictures. Sabi tayo na. Finish sa atin yung tanong eh. Sabi, nagbubura ba tayo ng pictures? Ako nagbura ako. Ako nagkakabura ako dahil sa inyo. Ay, oh my God! In-advise nila sa akin na parang, burahin mo na. Okay, binura ko na. Wala ba kayo? Hindi, yung matagal na yung ex-ex ko. Kasi nakasave pa rin siya sa phone ko. Tapos sabi nga, si Wise ba yun sabi, baka makita ng current. Ay, yun nga. Kasi di ba yung may widget sa cellphone, yung lumalabas yung mga yung on this day? Oo. Tinang mo na, para walang on this day. Totoo. Oh my God. Ako, hindi naman ako nag-upload eh. Hindi, I mean, sa gallery mo. Sa gallery. Dinidelete ko siya pero nasa external hard drive. Hala, oy, may ganun ha. Maghihirap ka bago makita ulit. Oo, so mag-e-effort ka talaga bago mo makita. Yung hard drive niya may pangalan pa. Naka-label. Si ano to? Si Chore. Topic X. Sarap lang, hindi ka doon. Nag-delete ka pero nasa recently deleted mo. Binalik 30 days. Joke lang pala yung pagde-delete. Pero ay nako, yung mga ex na nag-unfollow, it depends pa rin naman talaga on the situation, mga madlang onliners. Kaya naman, wag po kayong aalis dahil sa It Showtime ay Karaokids na. Magbabalik kami dito lamang sa Showtime Online You! Welcome back to Showtime Online You! Kasama niyo pa rin po ang inyong trendy diva and Ramsey. Ang inyong multi-dog show influencer, AC Soriano. You're with your peep of cutie, Antenorio. Shoutout po sa lahat na nakasubaybay dito sa Showtime. Kapamilya Online Live, 68,000 live viewers. Showtime Online You Live, 37,000 live viewers. At sa It's Showtime Facebook, 17,000 live viewers. For a total of 122,000 live viewers. Tuloy-tuloy yan, ha? Okay, huwag na nga alis. At syempre, mag-subscribe na sa aming mga official pages na at It's Showtime na sa YouTube channel na Road to
2 million. And follow naman ang Facebook page na Road to 17 million. And also sa aming TikTok page na Road to 4 million. Let's go! Aha! At syempre mga madlang onliners, mag-tweet, comment, react po kayo. Huwag niyo pong kalimutan gamitin ang ating official hashtag for today na hashtag Showtime Karaoke to. Okay, tweet na. At syempre para sa lahat ng mga sawi, gusto niyo bang kiligin muli? Sumari na sa aming newest segment dito sa tanghali. Open to all genders, male, female, and all members of the LGBTQIA+ community. And syempre, dapat ay 18 years old pataas. Okay, and for more details, i-contact ang aming staff sa numerong 0939-431-3711. Okay, audition na. Yay! Audition na! At ito, hap-hapon sa Especially For You ay kwento na mag-exa sina Giselle at Angelo ang ating natunghayan. And ang reason ng kanilang hiwalayan ay dahil sa pampababae ni Angelo. Oh my at God. Ang pagiging lasinggero niya. Paano ninyo itatama ang bisyo ng inyong mga partner kung sakali hindi na maganda ang epekto nito sa kanya at sa inyong relasyon? Ano, shot tayo. Paano ba? Hindi kasi, hindi naman pambababae. Ang alam ko lang, di ba, nandito tayo kahapon, no? May kape. Pero hindi naman totally. Pero parang low-key pambababae. micro-cheating, ika nga. So, paano nga babaguhin, no? Yung mga ganong klaseng mabisyo o may mga pagkakamali. Lalo kung parang lalaban. Totoo. Actually, ako naniniwala ko na hindi mo mababago sa tao. Magbabago siya dahil mahal ka niya at ayaw ka niya na makita nagsasuffer. Ay, ang ganda nun. Mamahalin mo ang tao, hindi para baguhin siya. Kusa siyang magpabago dahil mahal ka niya. Yes. Oo nga naman. Mahirap kasi tagalin ang mga habits talaga. Lalo na mga bad habits. Kasi you can only say na ayoko na ganito. Pero at the end of the day, decision niya talaga yun eh. Siya pa rin yun. Kung mahal niya talaga, titigil niya. Kasi magmahal mo yung tao, ayaw mo siyang makita ng mahihirapan. Diba? Let's say, mag-partner kami ni AC, nakikita ko nahihirapan. Me naman? Ang flash on ako, me oh. Kaya talaga mag-partner. Me wala si Wise. Diba? Pag nakikita mo yung nahihirapan si AC, mahal mo yung tao, ayaw mo siyang mahihirapan, 'di ba? So magbabago ka. Gusto mo panatag ang niya, isip niya, ayaw mo siyang mag-overthink. So babaguhin mo 'yon kasi mahal mo yung tao. Depende rin talaga kung paano tatanggapin nung receiving partner end. Mo. Parang kung i-receive niya na something katulad ng sinabi ni Angelo kahapon na parang nape-pressure siya. Yes. Parang that's the bad way to take it din naman. Kumbaga parang ginagawa lang din naman ni Giselle ay i-motivate siya. I-motivate constructive criticism. Yes. Hindi naman yung parang binubulyawa niya lang, nasinggero! Hindi naman gano'n. Diba? Maayos naman yung sinasabi. At tinutulungan niya. Ino-offer niya ng mga niya mag-aral, gano'n. Pero sabi ni Giselle kahapon, hindi nga daw niya pinipili. Kasi mahirap dilitin pag hindi bukal sa loob ng taong gusto magbago. Tama. Diba? Lalabas at lalabas din naman yun. Tama. Pero eto, ano ang promise, ang pinaka-iniingatin ninyong hindi mabreak para sa inyong mga relationships? Hypothetical kung meron man kayong relationship ngayon or wala. Parang firm ako dito na gagawin natin dapat dito. Siguro yung I promise to respect you. Siyempre, pag nawala na yung respeto, parang sunod-sunod na silang mawawala. Yung trust, yung love nyo for each other. Pag nawala yung respeto, parang wala na rin. Iba kasi pag trust talaga. Ako siguro mapapromise ko yung open communication. Yung kung ano man yung nararamdaman mo o kung ano bang estado na meron tayo sa relasyon natin ngayon, magiging open tayo, sasabihin natin para yung mga maiwasan yung mga lamat. Diba? Is it my tahan? And the Ramsley. That's Ram. Ang pinaka-iingatan ko na promise ay for us to build a beautiful home. Diba? What is I am your for safe you? Space. Safe space. Oo. Kinilig ka naman. Akala mo naman dyan. Nanonood siya. Home is a person pala. Safe space. Safe space. Speaking of space, safe space, eto karaoke na. Anong connection? Kaya magbabalik kami dito sa Showtime. Online you. Safe space nyo kami.
Welcome back to Showtime Online U! Kasama niyo pa rin po yung Trendy Diva and Ramsey. Ang inyong multi-dog show influencer, AC Soriano. You're with your Bebop Cutie, Antenoria! Shoutout pa sa lahat ng mga nanonood dito sa Showtime Kapamilya Online Live! 75,000 live viewers. Showtime Online U, 41,000 live viewers. At sa It Showtime Facebook, 14,000 live viewers for a total of 130,000 live viewers! Wow! Yes! At syempre, sabi nga ni Jay, subscribe ka sa aking mga official pages na at It's Showtime na sa YouTube channel na Road to 2 million and follow naman ang aming Facebook page na Road to 17 million and also sa aming TikTok page na Road to 4 million. Ah, ikaw na. Oh, yes! At syempre, mag-tweet, comment, react, gamitin na ating official hashtag for today na hashtag Showtime Karaoke Talk. Yes, at para sa mga sawi, gusto nyo bang kiligin muli, sumali sa aming newest kilig segment sa tanghali, open to all genders, male, female, and all members of the LGBTQIA+ community and also must be 18 years old and above. And for more details, i-contact ka aming staff sa numerong 0939-431-3711. Grabe naman talaga! Puno ng energy at good vibes ang hatid sa ating ngayong araw ng mga kulit at kit na kit ng mga kids na makakasama natin ngayong araw dito sa Soyu. Ang mga karaoke kids, bati mo na kayo, kids! One, two, three, go! What's up, madam people? Outfit check! Okay, outfit check tayo. Outfit check! Patingin na nga. Ano natin? Post kayo dyan. Post! Oh. Yes! Sikulat daw. Outfit check! Outfit check! Nabili-bili lang ko sa Moose Gear. Basta ako! Yes. Oh, si Argus. Outfit check! Moose Gear! Yes! Si Jace! Outfit check! Sir Mac! SpongeBob! Si Enika! Enika! Oh. Wow! Check! Oh, cute! So pretty naman! Oh, cute! O, wala pang laro. Wala pa, wala pa. Laro. Oo, wala nga. Wala. Kumusta naman ang araw nyo today? Ilang pa. Okay lang po. Yes. Kamusta ang mga batang, ang mga karaoke kids natin? Ako po, sobrang saya ko po. Kasi, bakit? Kasi nakapag-karaoke kids po ulit ako, tapos nakasama ko ulit sa Argus. Si Argus, are you happy? How's your day? Ay, apo. Bakit happy si Argus? Kasi po. Kasi po? Wala lang. Wala. Basta happy siya. Basta happy. Si Enika, how are you today? Good lang po. Happy lang. Yes! Miss Beals, happy lang. Happy lang. To Jace, how are you today? I'm fine. Oh, cute niya talaga. Pero malapit na yung semifinals ng tawag ng tanghalan. Kaya naman tingnan natin kung sakaling kayo ay kasama sa TNT, paano kayo magsasample? Sample pala to eh. Oo. I-introduce natin si Kulot. Siya ang unang contender. Mag-iisip muna daw siya. Nag-iisip pa siya ng kanta. Si Jace daw. Sample. Sample ng pantawag ng tanghalan. Ang pambato ng Showtime, Jay! Galing! In fairness ha, from solo, nag-inquire. Hindi nagbilang ang mga hurado. Ready ka na ba, Kulot? Ipon dalaw na Argus sa'yo. Duet! Duet! Sing and dance pala to. Sing and dance. Ang pambato ng Showtime, Argus and Kulot! Enika, what's your song? Sabi nila TNT pero nag-dance sila. TNT. Oh, si Enika naman, baby. Anong pambato? What's your favorite song? You are my sunshine. You are my Showtime family. Yes. Oh, sige. Come on. Okay lang, baby. Okay. Ang pambato ng Showtime, Enika. Go. I love you, Showtime. My Showtime family. Bigyan mo kami slow zoom. I want to tell you how much I love you. I am blessed to have you here. Gusto ko yung version ni Enika. Pa-fade out na din yung ano niya, no? Yung boses niya. Diba? Pero ang ganda-ganda ng boses.
boses ni Annie Cove. So pretty. Pero eto, dahil mataas pa din ang energy ng ating mga cutieful kids, ay maglalaro tayo today ng Tumbaxers! Ay, Ay, bilang ang partner kahapon ay all girls, all boys. Uh-oh. Okay, ang partners for today, si Argus Pulot and Jay's Annika. Okay ba yun sa inyo? Okay! Okay, happy. Okay. Dito kayo, dito. Ready? Okay. Una na daw sila, Jay's. Jack and Poy. Jack and Poy. Kung Jack and Okay. Una sina Kulot. Okay, so first category. Listen, Argus and Kulot, ang ating category ay pangalan ng cute na bata. 1, 2, 3, go! Imogen! Tapos? Argus. Alam ni Argus na cute talaga siya. Pero parehas kayong cute. Ito naman, sigulot nilalaglag mo naman si Argus. Oo nga naman. Kasi akala ko yun yung sasabihin ni Argus kasi crush niya. Kilig-kilig si Argus! Bye mo naman, crush! Noong isang araw si ano, diba? Si Yes si, Girl! Kelsey! Si Kelsey. Okay naman, okay. Jason, Annika naman! Okay! Alright, Dito. Dito. Yan! Okay, eto, perfect. Next nating category, ha? Ready? Oh, may apir pa. May ganun? Ang taray, oh. Sabi ni Kulot, nakampi tayo, diba? Okay. Regalo na natatanggap tuwing birthday. 3, 2, 1, go! Regalo na natatanggap tuwing birthday! 3, 2, 1, go! Gamit! Ano sabi mo, Annika? Gift! Tama naman yung gamit. Oh, oh. Okay. Tama naman sila pareha. Babawi kayo, Wala pa pala. Okay, wala pa. Wala pa pala. Ang category ni Argus at ni Kulot ay favorite cartoon character. 1, 2, 3, go! Bawi kayo. Okay. Oh, eto. 2 points. Oh, eto. Ayan, ha. Okay, next category. Next category, bagay na makikita sa kusina. 3, 2, 1, go! Lato! Convoy! Alam mo, nakikita ko yung sarili ko kay Annika. Yung style na ginagamit. Okay lang yun, baby girl. Okay lang, mabawi tayo, no? At saka tinitingnan ka talaga niya parang kamata talaga siya na nakikinig. Sincere siya na nakikinig. Mananalo na kaya itong dalawang ito? Oo. Okay, ready? Category is... ito. Category is games sa cellphone. 1, 2, 3, go! Ano yun? Ano sabi mo? Call of Duty. Doon sa kayo na yung Wala. Nanalo naman si Argus at si Kulot. Yes. One last. Okay. Annika and Jace. Tingnan natin kung tie sila or not. Ito. Okay. Category is... Lugar sa Pilipinas na malamig! 1, 2, 3, go! Ice cream? Ano daw? Usayo Showtime! Lugar sa Pilipinas na malamig. Alam mo, Jace, tama ka. Showtime, inaw na. Lamig na ang kamay ko. Ang tomorrow. Cute nyo! Thank you, mga cutie kids! Babawi si Annika at Jace. At syempre, babawi sila. Dahil especially for you na sa Showtime, mababalik kami dito lamang sa Showtime Online! Yeah! Babawi sa... You're still tuned in sa programang Puso ang Pag-uusapan sa Tanghalian. This is exclusively... Especially for you! Kasama niyo pa rin po ang inyong trendy diva, Anna Ramsey. Ang inyong multi-dog show influencer, AC Soriano. You're with your peep of cutie, Ann Tenorio. Shoutout muna to all our listeners, Kapamilya Online Live, 106,000 live viewers. Showtime Online News, 61,000 live viewers. At sa It's Showtime, 18,000 live viewers. At sa napakarami nating nanonood, 185,000 live viewers. Hello po. Hello. Thank
Thank you so much. At ngayong araw nga ay ating natunghayan ang kwento ng mag-ex na sina JD at Yana. And ang reason ng kanilang naging hiwalayan ay dahil sa nagloko si JD sa sarili pang kakambal ni Yana at iba pang mga babae. Ayan, ngayon nililihim ni JD na hinahatid niya ang mga ito gamit ang regalong motor pa na binigay ni Yana. Magagalit ba kayo sa inyong mga partner pag inililihim nila ang ganitong klaseng bagay sa inyo? Paano ba to? Kasi ang hirap nung situation din kasi ni Yana talaga. Yeah. Na parang ikaw na nga nagbigay, ikaw pa nasaktan dahil dun sa binigay mo. Totoo. Di ba? Parang hindi ko rin naman ma-blame yun sa parang tinuturo nilang issue kanina na parang bakit ka pa nagbigay kung magagalit ka lang din. Kasi nga naman, yung binigay mong gamit sa kanya, eh ginamit niya para, di ba? Yung mga instrument pa para makapagloko, ganun. Na parang, kayo ba, ikaw, ano, Ana at Ana? ako mag, hindi naman parang, hindi kasi siya, for me, hindi siya big deal. So, hindi ako magagalit. Pero pag-uusapan namin, parang tatanungin ko siya in a calm way. Parang, bakit di mo nagawang sabihin sa akin? Parang pwede naman kasi di naman ako magagalit. Uh-oh. In the first place. Ayun. Depende siguro kasi kung anong pagkakilanlan mo sa partner nyo, yun no? Nga. Pero ako, kung personally ako, hindi ako agad mag-hysterical. Pero na lang pag may picture, tapos may ganun, hindi, iba. May pruweba. Siguro aalamin ko, at saka sa unang-una pa lang talagang bungad ng relasyon, kailangan malinaw talaga yung open communication. Totoo. Yung trust dapat nang doon. Yun ang mga dapat unahin talaga. Yun ang mga foundation ng love. Oo, bukod sa kilig na yun ang talaga nauuna nating nararamdaman, dapat talaga unahin yung open communication. Malinaw yun sa inyong dalawa, yung trust dapat nandun talaga. Kung may mga ganyang bagay, huwag kang mahiya or matakot na sabihin sa akin. Kasi mahirap pag yung may takot yung relationship nyo eh. Diba? Pag yun ang unang na-build eh. Kasi mahirap talaga. Ganyan ang kakalabasan sa nangyari sa kanila. So, kailangan kahit ano pa yan, sabihin mo sa akin. Diba? At saka parang yun nga, parang pinag-uusapan natin dito kayo, mas maganda na binibigay sa'yo yung honesty, hindi yung hinihingi mo. Kasi para kang, sorry for the lack of a better, para kang syunga na para nagaan makikipag-usap ka sa hangin. Paulit-ulit, no? Kung dishonest naman yung tao, parang, please, ano, be honest to me. Parang hirap magsalita ng ganun. You're begging eh, na parang maging honest ka naman, dapat kusa talaga yun. At kung ngayon pa lang, ganun na, ano pa mangyari sa future natin? Forever ako magbe-beg, ganun. Kaya siya na parang, after 2 times na nangyari yun, in-end na niya agad. It. Para That's hindi na ba, kumbaga, lumala pa in the future. Firm siya pinangunahan na niya. Ayun. Kaya minsan nyo bang na-experience na hindi galit or takot yung, or kaba, yung naramdaman nyo kapag nagkikita ulit kayo ng ex niya dahil nagkaroon kayo ng mga trauma sa past. Yan yung mga pinag-uusapan din natin. Feel natin, may mga past traumas din kasi. Oo, hindi man na sa boyfriend. Oo, maaaring family, sa pamilya. Friends, childhood traumas. Ako nire-relate ko agad. Parang ito yung maaaring ito yung maging response ko sa mga gantong situation. Uh-oh. At in fairness, nakakontrol naman. So yun, mahalaga, tama talaga yung communication is key. Kasi maaaring may mga times talaga na hindi maganda yung mga maging reaction mo sa mga bagay-bagay. At maaaring yung jowa mo mismo yung makapag-comfort sa'yo nun. Oo. Pero, hindi yung kukomfort mo dahil may ginagawa kang... Ay, ganun. Hindi ganun. Hindi ganun. Mapapaikot mo sa kamay mo kasi pinakita sa'yo yung vulnerability. Oo. Hindi naman pwede yung ganun. Oo. Ay, kaya siguro importante din minsan, no? Napagkikwentuhan niyo yung mga past relationships niyo, di ba? Yes. Ano yung... Hindi naman full details, pero at least may idea ka kung bakit hindi nag-work yung relationship para at least... Aware ka. Itong present mo, alam mo kung somehow, kung papaano, di ba? Pero ako, siguro, kailangan tutuldukan din natin yun, no? Kasi kailangan ilalagay din natin sa mind natin na ibang tao na itong involved ngayon sa'yo. So, hindi mo pwedeng ikukumpara mo, di ba? So, ibang tao na ito, magkaiba silang tao. Kasi magsasuffer din naman itong bago mong partner, di ba? Kung yung na-experience mo nun, Ibe-blame mo din sa kanya. Diba? Totoo. Ako kasi parang, ayun nga, parang parang malaki siyang effect kapag yung pinag-uusapan natin is yung mga past traumas. Lalo yung dyan napupunta yung mga
sisihan na hindi oh. naman na unnecessary sa na sa maling tao. Oo, okay. Parang kasi hindi parang katulad niyan, pwedeng i-comfort, pwede ring i-trigger. Mm. Yung present mo makakapagpa-trigger ng past traumas mo. So parang yun nga, yun din, communication, babalik at babalik din talaga tayo doon kasi number one. Parang kailangan masabi mo na sa kanila, sa kanya, in a clear way, na ganito, dapat ganyan, ganito. Kasi may mga tao pa naman na parang hindi sila open talaga dun sa emosyon na nararamdaman nila. Parang, may, hindi ko sinasabing lalaki ito or kung babae, iba-iba rin talaga, no? Depende sa tao. Pero may mga tao na huhulaan mo kung ano yung nararamdaman niya. Yes! Diba? Tapos parang iba sasabihin, kailangan maging sensitive ka din para... Iba kasi pag nilabas ng bibig mo, 'di ba? At least malinaw talaga. At saka parang may isang sangay pa yung usapang ganyan ano. Parang anong mauuna, respect bago love o love bago respect? Kasi parang pag respect ka mauna, takot 'yun eh para ano, takot akong mawala ka para kasi mahal kita ganyan. Parang hindi dahil sa takot. Oo, hindi dahil mahal kita kaya rerespetuhin kita. 'Di ba? Magkaibang ano siya, 'di ba? Parang ibang usapan din 'yun sa kanila doon sa mag-ex na 'yang sila yan. Pero kasi 'di ba, mayroon iba na parang dinadaan na lang nila sa silent treatment kasi hindi nila alam paano i-express yung sarili nila kasi meron. Kasi doon pumapasok yung parang childhood trauma mo kasi hindi ka makapagsalita sa parents mo? Sa household nyo. So parang hindi mo alam paano i-express yung sarili mo. Parang pag malungkot ka or parang pag may masama ng loob ka na towards your partner. Titiklop ka na. Titiklop ka. Silent treatment. Parang hahayaan mo siyang magtanong, ano bang problema? Tapos sasabihin mo, wala, okay lang. Parang hindi mo alam paano ilabas. Ay, ganun ka yung ano mo. Titiklop. Ay, talaga. Pero binabago ko naman sa Joe Worlds. Ako siguro kasi very vocal talaga ako. Sa kung ano yung nararamdaman gusto ko, mo. Nararamdaman ko, sinasabi ko talaga. Pagalit ikaw ba? Ako, ganun din ako. Ganun din. Parang titiklop din ako. Tapos, ayun nga, parang, di okay lang ako. Pero deep inside, iniipon mo na yung mga... Mahirap pag sumabok kayo. Yun ang masama. Kaya, ano, dapat nating i-learn yung... Sabihin yes. agad natin para Tama. Hindi maipon. Oo. Pero eto na nga, sa sobrang pagmamahal ni Yana kay JD, ay naregaluhan nga ito ng motor. Bakla! O, diba? Gaano kayo ka-willing na gumastos para sa mahal nyo? And, kung naghiwalay kayo, kailangan ba itong balik sa inyo? Doon muna tayo sa willing ba kayong gumastos question. Ng as big as motor. Oo. Alam mo, pag kaya ng budget kasi, pag mahal mo kasi, di ba, ibibigay mo yung totoo. Yung makakapagpasaya sa kanya. At kung necessary. At yes, lalo na kung kailangan, di ba? So, pag kaya ng budget, pasok sa budget, why not ibigay mo kasi love mo yung person, di ba? Gets ko naman yung point niya na kung bakit niya binigyan. Kasi magagamit niya rin, pwede niya akong totoo. Ihatid niya. Na marami siyang naihatid. Hindi lang si Yana yung nag-benefit. Pero in short, willing tayo. Oo, ako willing. Ako di ko nga tinitingnan minsan yung presyo ng binibili ko. Diba? Kasi for my partner. Pero pag sa akin, parang mag-iisipan ko pa. Pag ikaw bibili sa sarili ko. Mo, no? Selfless. Oo. Yes. Pero tayo sa next question. Kapag naghiwalay, hypothetically, ano, kailangan bang ibalik sa inyo? Yung binigay mo? Oo. Parang, hindi, akin yan. Ganun. Alam mo, siguro makwento ko lang, may moments na nagbabalik ako ng gamit. Mm. Ah, ikaw nagkukusa, hindi niya hinihingi sa'yo. Pero hindi talaga tinatanggap. Oo. So, nagbabalik ako, bakit ko nga ba ginawa yun? Para makapag-usap lang. Tsare. Ate Ana na. Parang mali pala. Tuloy na kulay ni Ana Ramsey. No, lumabas tuloy. Naisuka niya yung words niya. Way niya pala yun para ano. Sarili mong mouth, Ana. Oo. Hindi, pero yun nga, nag-try akong magbalik pero hindi talaga tinanggap. Oo. So, di nasa iyo pa hanggang ngayon? Ginagamit ko pa. Ay, ano yan? Huy, secret. pero kung kailangan ibalik, doon ko din natutunan na hindi na. Pag binigay na sa'yo, sa'yo na yun. Huwag mo nang ibalik. Tsaka huwag ka rin mambawi. Ay, oo. Huwag ka rin mambawi. Tama. Ako siguro pag hiningi, maliban doon kung utang. Pero pag hiningi siguro na babalik. Siguro kung ganun kalaki na motor, parang at hiningi na maayos naman yung pagkakahingi ano at hindi para nakakapang maliit. Oo. Sige, go.
ibibigay. Oo, walang sama na loob. Pero kung yung parang minamaliit, balik mo yung motor, ang hirap mo. Parang, di ba, parang ano, parang nakakapagmaliit din yun. Oo, ibalik mo yung motor, ako bumili niyan eh. So may galit na rin. Sana maayos pa rin yung pagbabalik. Ano? Tama. Ikaw ba? Ako, hindi na rin ako nagbabalik. Tsaka hindi na rin ako nang babawi. Kumbaga, what's yours is yours, mine is mine. Oo, kasi nabigay mo na. Pero, kay, sige, nandun tayo eh. Pero kung magbabawi kayo, mambabawi. Nang binigay. Nang babawi. Magkano ba? Nang babawi pero may porsyento pataas. Oo. Paano daw kasi kung ano, yung pera hindi gamit. Mm-mm-mm. Halimbawa, nag-invest ka sa tao. Hindi. Kung halimbawa, paano kung pera, hindi pero pala siya siyang investment. Hindi. Ah. <We're done. laughs> Utang. Hindi, okay. Charot lang. Halimbawa, pera yun na yung involved at malaking pera ang ito. Hirap, ay, ayun na. So, may bawasan bang magaganap? Parang diba? Depende sa kung magkano, no? Kung magkano at kung maayos ang pag-uusap. Kung maayos din yung pagkakahingi talaga. Oo. Kasi sabi ko na nga ba, dapat may pirmahan eh. Oo. Pero ibabalik ko yung ano, yung kwento ni Kim Chu at ni Gerald before. Ay, ang ginawa ni Kim Chu, binenta niya yung mga binigay ni Gerald, binigay sa foundation. Ay, ang ganda no. Kaya lang hindi tayo si Ate Kim, kaya ilalagay natin sa bulsa. Pensya na Ate Kim. Kung ako lang din si Ate ilalagay Kim. Ilalagay natin sa, ako kasi si Ana ko, so sa wallet. Diretso sa wallet. Oo naman. Pensya na ho.